Walang sino man ang makahihigit sa pagmamahal ng isang ina, tunay, taos puso at panghabang buhay ang sakripisyo ng isang ina, hindi lamang sa iyo, kundi sa buong pamilya mo. Sa lahat ng nanay sa buong mundo, salamat sa pagpaparamdam ng forever na pagmamahal. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mga kababayan! Pinoy Experience, hindi lamang para sa mga tao, ang Mother's Day. Siyempre, pwede rin ito sa mga hayop. Siya si Kelly, ang nanay na aso. Dahil medyo may katandaan na, akala namin ay malusog at busog lang siya. Pero dahil sa busy ang bawat isa, bigla na lang sumulpot na may anak na. At ang nakapagtataka ay iisa. What? Saan kaya napunta yung iba? Eh, ano pa nga bang magagawa namin? At alam nga namang ipagtabuyan namin, tao rin yan, aso rin yan. Nagkasala man yan o napariwara, kailangan natin tanggapin. At kitang-kita naman sa mukha ni Kelly ang kasiyahan ng lumabas ang kanyang anak. Lagi niya itong ginaguide kahit antok na mapadede lang ang anak niya. Oh, tingnan niyo naman yan. At kung makasupsup ay talagang wagas. Kaya etong si nanay niya at talagang ginaguide siya ng gusto. Oh, ganito lang yan, nak. Yan. Hinay-hinay lang, baby. At wala ka namang kagaw. Oh, tutulog muna ako. Oh, bahala ka na yan. Bali, yakap-yakap naman kita. Oy, ang cute naman ang dating. Ay, naku, nabigatan. Diba? Ganyan ang pag-aaruga ng isang ina. Ayaw niya nasasaktan ng kanyang anak. Kaya ayun, kahit antok na talaga namang. Ay, salamat. Nakapahinga din. Oh, mamaya ka naman kumain. Okay? Pahinga muna si nanay. Tingnan niyo to. Tingnan niyo yung mga mata niya. Kahit antok na, ay binabantayan pa rin niya ang kanyang anak. Tinitsak niya talaga na busog o di kaya naman ay ligtas sa anumang kapahamakan. Ganyan ang mga nanay. Grabe ang sakripisyo, di ba? Sana all. Yeah, shoutout sa mga nanay. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Tulog siya. Pero pag nagising, ganito siya. Wagas na wagas. Sarap-sarap. Bait na nyo. Alagang-alaga ang baby niya. Yan ang mga nanay. Proud to be mother. Ito na yung part na ano, na nag-uumpisa na mangulit yung anak niya. No? Yung nagiging ano na siya, bibo. Ayan. Tingnan niyo. Oh, unti-unti na niyang kukulitin ang nanay niya. Eto, sample. Ayan, oh. Medyo siguro nangangati na yung gilagid niya, no? At saan matulog, ayun. Pero tingnan nyo naman kung paano ang gawang safety ng nanay niya. Yung paa niya nandun sa ibabaw ng katawan ng, ano niya, ng anak niya. Para in case na kahit makatulog siya, pag kumalaw lumayo yung anak niya, makagising siya kagad. Ayan, maalipungatan siya, mararamdaman niya na may kumuha or kumalaw yung anak niya. Kaya magigising siya. Ay, galing, di ba? Yan ang alagang nanay talaga. Oh, natutulog siya. Papahinga rin minsan, di ba? Oo, hanggang sa matuto na maglakad. Pababayaan na yan, siyempre pag malaki na, no? Oh, yan.
ganyan, wag alaga ang mga nanay. Galing, di ba? Saka yung madalas nilang dilaan yung katawan ng anak nila. Ibig sabihin, nililinisan talaga nila yung ano, mga anak nila. No? Okay, tama. Hoy, kahit nangangati yan. Nagkukulitan na sila, oh. Di ba? Maraming salamat po mga nanay sa pag-aaruga niyo po sa aming mga anak. Tama ang mga nagsasabing ang nag-iisang tao sa buhay mo ay hindi mapapagod na intindihin, alagaan at malingka. At yan ay ang nag-iisang ina. Muli po mga ka-ex, ang Pinoy Experience po ay taus-pusong bumabati sa mga nanay ng Happy Mother's Day! Oh, huwag niyong kalimutan mag-follow and subscribe! Salamat po ng marami! To God be the glory! Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated for the upcoming videos. Salamat po ng marami!